Okay, so bago tayo magsimula ng repotting, okay, i-organize muna natin yung ating potting mix. Kasi ito yung dahilan kung bakit hindi tutubo o kaya tumubo ng maayos ang ating mga halaman. Ako, matagal ko nang ginagamit itong potting mix na to. Okay, so ito ay kukupit. Nakita nyo na madami to, equivalent for 3 servings ito. So, ang kukupit dito ay 8 cups na ganito. So, kukupit, nakita nyo yan, yung mga maliliit na ano, galing yan sa niyog, sa balat ng niyog na ginrind, kaya mahina. Maliit na lang masyado, okay? 2.5 yan. Okay. Pumice stones naman, ito yung maliliit na bato. Kaya ginagamit natin yan kasi nakakatulong yan upang mag-fast drain ang ating tubig kapag nag-water tayo ng ating halaman. So, kailangan talaga yan. Okay, so, 8 din na ganito. Okay, 3 barks. Nakita nyo to. Okay, so, ito yung mga, yung 3 barks na kinuha ko dyan sa avocado namin. Hindi ko ito binili. So, ano to? DIY to lang na 3 barks. Hindi na ako gumagamit ng cocoa cubes kasi ang cocoa cubes, kapag fresh pa lang siya, basa siya. So, may tendency, malaki ang percentage na pamumuhayan siya ng mga langga, mga ants ko. Doon siya matitira ang ants, mang-iitlog siya, dadami sila, kaya ang halaman ay hindi na lalaki. Magiging bansot ang halaman natin. So, cocoa cubes. Ito naman ay carbonized rice hull. Ito yung ipa na sinusunog. Partial, okay? Hindi naman totaling sinusunog. Meron pa rin. Pero ang purpose nito ay siya isang fertilizer. Okay? At saka isa pang pinaka main ingredient natin, ang vermicast. Ito yung mga worm poops at saka castings nila na kailangan ng ating mga halaman. So, ito na siya. So, kita nyo naman ang ganda ng ating potting mix. Okay. Ngayong una, ang gagawin ko ay magtatanim ako ng luya. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng luya. Okay, ito nga. Umiinom ako ng luya kasi may ubo ako. Okay, so iniinom ni Mama nyo. Ibang lasa. Pero wala tayong choice. Okay, so punuin natin siya. Okay, papakita ko rin sa inyo kung paano mag-cutting doon sa luya na talaga bago natin ibaon dito. Okay. Kapag nagtanim tayo, dapat isaalang-alang natin kung anong parte ng luya ang ating ikakat para gawin nating binhi. Okay, so nakita nyo yung mata niya. Okay, ikat nyo siya banda dyan. Okay, so isang parte na yan. Ito nakita nyo may mata din yan. So possibly din na mabubuha yan. Yun nga lang, nagbabaka sakali tayo. Okay, basta yung may mata ang kailangan natin. Okay, nakadalawa na tayo. Kaya bumili ako ng madami dahil mamimili ako. Hindi healthy ah, ito. Posible siyang mabubuhay. Okay. So, ikat ko siya dyan. Okay, may mata. Okay, another mata. So, maghanap pa tayo dito. Dito may nakita kang maliit na mata, healthy siya. Okay. So, ikakat ko siya dyan. Hindi naman sayang kahit bibili ka ng maraming luya, magpuproduce naman to ng madami din. In due time, hindi nga lang mabilisan. Okay, dapat alerto ka lang tumingin sa mga mata. Gamitin natin yung ating mata para maghanap din ng iba pang mata ng luya. Okay. Ikakat natin. Okay. So, ito hindi na. Discarded natin. Ito, gamitin ko na itong salabat. Iinumin ko dahil nga sa meron akong sore throat na sinasabi. Okay. Dahil sa panahon ngayon. Okay. Ito lang ang gamot sa labat para doon kapag alam niyo naman ang Omicron ngayon ay upper respiratory tract ang atraka kaya yun. So, okay, para ma-prevent yung bacteria na pagpasok dito sa ginger natin, lagyan natin siya ng cinnamon. Ito yung ginagamit ko pang paano din to, pang kontra din to para lumapit yung mga langgam. So yung mga cuttings niya, budburan lang natin yan.
cinnamon para hindi puntahan, kasi susceptible to sa infection. Parang open wound kasi yan. Parang katawan ng tao yan. Kapag ang open wound, hindi natin gamutin, lagyan natin ng first aid, mai-infect siya. So parang ganyan din ang halaman. Ganun na ang pagtingin ko sa halaman. Parang tao na rin siya. So dapat bago natin siya itanim doon sa lupa, kasi hindi natin alam kung may mga bacteria na existence doon sa lupa, dahil yung mixture ng lupa ko, hindi naman tayo nakaka-sure na healthy yun. So para may assurance tayo na mabubuhay si Luya, kailangan budburan natin ng cinnamon. Okay, ganyan lang yan. Ako, sa lahat ng halaman ko dito sa garden ko, mga philodendron man yan, mga aglonema, kay mga yung mga prayer plants ko. So bago ko sila iripat, inaanuhan ko muna sila. Okay, so far tapos na tayo. Okay, so ganitong gawin natin. Okay, it's a planting time. Okay, so i-level nyo dapat ito. Okay, i-level nyo to. Okay, hayaan nyo lang. Tapos kumuha ka ng space, dapat ipalabas mo yung mata, huwag mong ibaon yung mata para hindi siya matapunan. So ganito lang siya. Okay, ibaon mo siya ang katawan. Okay, ako triangle ang ginagamit ko. Okay, dito naman yung isa, tapos dito naman doon. Okay, dito rin. So kasya lang talaga ang ginawa kong niready kong mga similya. Okay, ito ay pang extra na lang to. Okay, so ang susunod natin gawin ay tabunan natin yung katawan. Leave it to come out yung mata ng ginger. Okay, para hindi siya malunod. Okay, kasi kapag tabunan mo siya, parang tao din yan, kapag naligo, matagal nakababad sa tubig, may tendency na malunod siya. So I don't want that my ginger will be drowned. Okay, malunod siya sa lupa. Okay, so ito na yan. Okay, this is it. I will keep you update of what will happen with this. Okay, so tapos na tayo dito. Ito yung inawa ko, matagal na to, mga 3 months na to. Nakita nyo naman, alam nyo guys, ang mga magulang ko magsasaka, nagtatanim kami ng ginger, pero sa lupa, directly sa lupa, hindi pa lumago, hindi pa tumangkad ng ganito ang ginger na tanim ng mga magulang ko sa probinsya. So tingnan nyo, kaagad may mga ugat na siya nag-sprout, kasi nakita nyo, the same potting mix ang ginagamit ko. Okay, so ang taba. Okay, so siguro in another 3 months, madami na to, kasi mabigat, hindi ko na siya kayang buhatin. So ibig sabihin, kasi rhizome ang ginger, ang parami niya ay sideways. Okay, hindi siya pumupunta sa taas. So ang ugat ng ginger, ito yung ginger, sideways siya. Rhizome kasi ang tawag ng ginger. So madami na siya. Kaya ang ginagamit kong pot ay horizontal, para kasi it will go along with how the ginger is producing or manufacturing another kind. Okay? At saka, pwede nyo pa siyang pang interior design. Minsan dinadala ko to sa loob kasi ang sarap ng amoy ng ginger. Okay, at saka, yun, mahilig ako sa pare-pareho. Terno-terno sila. So, dalawa na yan. Meron pa akong isa doon. Hindi ko na i-video, so at least alam nyo na. So, meron pa akong ipakita doon sa tinanim ko talaga sa ground. Alam nyo, mas nauna ko pa yun, pero mas mahaba itong nasa pot. Tara na. Okay, yung itong luya na to, matagal ko nang tinanim. Mas matanda pa to kaysa doon sa pot. Pero hindi siya masyadong humaba. Hindi ko alam, siguro exposed masyado sa araw. Kasi yun, kapag naarawan, tinatago ko siya. Oh, look at that. Katabi pa siya ng aking
isang variety ng snake plant. Okay, pahaba siya. Okay, tingnan nyo yung, okay, luya. Diba, mataba masyado. So, mas maganda kapag pahaba yung pot na gagamitin mo kapag wala tayong masyadong lupa. Okay, dito sa, dito banda. Tingnan nyo dito banda. Okay, ito, yung luya. So, kumaba na siya. Maramang, oh, marami na siyang laman. Siguro in 3 months din, sabay-sabay ko silang i-harvest. Ito, okay. Ito, luya pa din to. Pero mataga, ano siya, naanuhan siya, natabunan ng iba kong halaman kasi may katabi siyang halaman. Luya din siya. Ito, another luya pa. Ito sa katabi. Ito. Madami akong luya dito sa garden ko. Okay, so yan. Tingnan nyo yung ugat. Ito yung ang tawag nito, production na ng luya. Okay, so ito, so may tumubo pa siya dyan. Okay, doon sa isa sa kabila, hindi ko na siya abot. Okay, tingnan, mas madami siyang dahon, hindi ko na masyadong naalagaan. Tingnan nyo, napuputo na yung mga ano niya, pero mahaba, dumadami ng dumadami. So far my ginger garden. Okay, so kaya advice ko sa inyo, kahit na wala man tayong masyadong maluwang na lupa sa ating bahay, yung yard nyo, pwede nyong magtanim ng luya sa pamamagitan ng ginamit ko. Bumili kayo ng paso, yung horizontal na paso, para magkaroon ng space. Kasi rhizome yan, kapag sinasabing rhizome, pahaba, okay, horizontal ang pagtubo ng luya. Okay, I am your teacher plantita, Mamanyo. Thank you.